meron na akong experience na mas matanda sa akin. Ano pa ako noon? Grade 10, tapos senior high school yung girl. Inuwi ko, tapos doon natulog sa bahay. Tapos... Tinake home mo. My name is Clifford Pusing, 19 years old, nursing student, second year college, and na-discover ako ni Direk Daryl Yap nung nagka-triathlon ako, swim, bike, run, yun po yung sports ko talaga. Then, pinaka-start ko talaga commercial nung 12 years old ako. Then, pagdating dito sa Ion Sex 2, nakaka-enjoy naman. Medyo challenging kasi dalawa na yung kapartner ko or kabensin ko. And mostly kay Miss Jamil, Jamila ba? Jamila Obispo. Medyo nailang ako kasi magkalayo kami ng age. So, pero kinaya naman. May ilang lang talaga. Yun po. Eh, yung isa pa, sino yung kabensin mong isa pa? So, yung isa kong kabensin is same age ko, same birthday. Sabay kami lumabas sa mundong ito ay si Audrey Avila po. Siya po si... Ang pangalan na ito. Wala siya dyan ngayon. Oo nga, wala siya. So, bale, ganito na lang. Yung character ko dito is si Paco Barrera. Heartthrob siya ng school. Famous TikToker, TikTokerist. Nag-mukbang, nag-video, nag-vlog. So, famous si Paco Barrera dito. And fresh siya ng bayan. And may mga fans club siya, ganun. And best friend niya si G, which is hanggang friend zone lang talaga, and crush na si Joanna. Ayun. Si Direct GB is napakahusay po niya. Unique po siya mag-direct. So, si Direct GB is alam niya na po yung gagawin kung paano or paano kukuha na ng eksena to. Ganon. And bago kami mag-take, lagi akong tinuturuan ni Direk na mga tama, gano'n. Ginaguide niya po ako. So, magaling po si Direk GP. Yes po, meron po. Secret Campus sa July 20 po yata yun. Kay Direk Joey po ulit. Ah, tapos na rin. Sa ano pa lang po? Isushoot pa lang po itong July 20. Ah, isushoot pa lang kay Direk Joey ulit. O, sige. Well, dito sa High on Sex 2, okay naman ako dyan. Behind the scene, masaya, nakaka-enjoy. Worth it naman, kahit pagod, ganun. And medyo wild ako dyan eh. Medyo aggressive si Paco Barrera dyan. Pero movie ng High on Sex 2 is na-enjoy. Pati mga cast, pati si Direk GB, ayan, masaya po silang kasama. And pagdating sa role ko, si Paco Barrera, medyo challenging ako sa umpisa kasi sa personal, mahihain po talaga ako. And si Paco Barrera is confident, famous, so nagawa ko naman siguro na maayos yun. So medyo dun lang ako nag-challenge. And pagdating naman sa mga sex scene is kinaya naman, especially kay Audrey, kasi same age lang naman kami. But si Direk GB is talagang iniingatan yung mga artista niya na bago yung ganto-ganyan, pag nagubad sila, bigyan ka agad ng bathrobe, takpan ka agad yung artista natin. And pati na rin yung bensin namin ni Miss Jamila Obispo. So, kinausap ako ni Direk, kinamusta ko, okay lang ba ako? Tinanong niyo po kung ganun. So, nakakatawa po si Direk dahil may care po talaga siya sa mga artista niya. Ayun po. So, ikaw, nag-plaster ka naman. Nag-plaster po ako. Ako. Nung high school ako, lagi kasi ako absent eh. Pero meron na akong experience na mas matanda sa akin. Ano pa ako noon?
grade 10, tapos senior high school yung girl. Inuwi ko, tapos doon natulog sa bahay. Tapos... Tinake home mo. Pa? Itinake home mo yung girl na mas matanda sa'yo. So anong nangyari? Pwede nyo ba ikwento? Ayun, pag-uwi, nung uyan na, ayaw niya na umuwi. Tapos gumawa na lang ibang dahilan. Sabi ko, may travel kami nung magulang ko eh, kaya kailangan mo na umuwi. Ganun na lang, ginawa ko. So, ganun kalupit yung ano mo, kamandag mo sa chicks noong ano, high school ka. Nung high school lang po yan. Nung high school naman po ako is doon talaga ako namulat eh. Doon ako nagsimula namulat sa realidad. So, doon po lahat. And then, that time, athlete, student athlete din ako, triathlete. So, Philippine team ako noon. Kaya, madalas absent ako sa school, pero support ng school namin yun. Ganun. Masaya po siya. Tapos, lakas mga atak, makataas ng grades dahil sa sports ko. Ayun lang. Well, sa akin, sa actors, syempre si Wilbert Ross. Ano kasi, ang galing niya, umarte. Para siyang inosente, tapos nadadala niya talaga kung paano niya mapapatawa yung mga audience. Alam niya kung paano niya dalhin yung pagiging komedyante niya. And then, sa actress naman, si Rab Ginto. Crush ko yun eh. Ayun. Ang sa yearbook ko lang is nalagay lang doon. Late is better than absent. Yun lang. Ayun, doon ako nagsimula na nakuha yung virginity ko. Ayun, nung high school ako. Marami ako na ano dyan eh, na experience sa high school. So, doon talaga. Doon nagsimula. Ayun. Sa akin, yung high on sex na yan, parang dyan ako naka-ano eh, naka-experience ng napakaraming basta high talaga, ganun. And nung time na yun, parang ano siya eh, parang siyang masama ang bawal, parang ganun. Para sa akin, ganun. Masarap gawin ng mga bawal. Rob Ginto. Rob Ginto.